Hello mga kuya mates. Nandito ako nakatayo sa loob ng truck dito sa inuupuan ko sa ano sa drive side. Kasi kailangan pinapakita ko sa inyo yung ano na yan, sitwasyon na yan, yung Manabila. Ito yung upuan ko. Kita mo yun. Gusto ko napakita sa inyo para ito, gusto ko ituturo sa inyo kung paano gagamitin ang pagmaniho at saka sa mga switch. Ito titingnan niya. Yan, ituturo ko sa inyo kung paano ang mga switch, side mirror, kung paano mag-ipihit, saka mga switch, aircon, signal light, saka lahat sa loob ituturo ko. Medyo tagal-tagal to. Kasi magkaiba talaga ang ano ito, ang switch. Ang switch ng huo ikumpara doon sa mga ibang truck. Okay, isa-isa natin ha. Ito, nakaupo na ako sa ano, sa upuan ko sa Manabila. Tuturo ko na isa-isa kung paano ang cambio, tuturo ko rin sa inyo. Sa ano, hindi na kailangan tumakbo pa. Alam naman mga driver yan eh. Ito tuturo ko lang sa mga ano, sa mga magmamaniho kung paano. Alam niyo mga driver yun kung paano i-drive. Kasi isa lang at magkaiba lang ng switch, mga switch dito mga kuya rin. Tuturo ko na sa inyo ha. Mga kuya rin, magandang hapon. Ano na kayo, mga alas 5 ng hapon na ngayon. Kanina pa ako dito sa ano, sa pier. Kanina pa ako alauna, mga alauna imidya. Dalawa kasi yung ano ko ikakarga ko. Yung isa may patong na. Ayun o, kita ba sa likod? Ayan. Yung isa wala pa. Ang magkakarga niyan ay nandun o, kita nyo ba? Ayan. Pero malapit-lapit na siguro. Ayan, yung kinakardagan. Dito sa pisto ko, nandito na yung pangarga ko, kaya hindi na ako alis dito. Pupunta na lang yan dito ang excuse me, ang RTG. RTG tawag yan eh, sa mga hindi pa nakaalam. Ngayon, habang naghihintay ako, sa mga driver na ano, hindi gusto. Yung halimbawa, nag-apply tayo sa isang company, tapos ang bakante na ano, bakante na truck ko. Siyempre tatanong, marunong ka ba sa huo? Search lang ngayon, nandiyan marami sa YouTube. Sabi mo, "Oh, alam ko 'yan, sir." Dali naman niyan, nagmamaniho ako ng ganyan. Ano kasi itong ano naman, huo. Mas pares pa lang 'to maniho sa international, yung splitter, yung high and low. Ang huo, high and low. Karamihan ito hanggang Permira low, hanggang Quinta low. Tapos pag i-split mo siya ngayon, i-high. Ganun eh, kagaya sa iba. Permira high, Segunda high, Tercera. Ayun, umabanti, tamang-tama ito. Ituturo ko sa inyo. Maya-maya pa yun, umabanti doon eh. Kung papaano talaga ito mamanihuin. Parehas lang. Kaso nga lang, nung sumampa nga ako dito, nung sapaan ay tinanong ko lang kayo, mga switch. Kasi iba ang mga switch dito eh. At saglit lang, tumawag si Makmak. Saglit lang ha, tuloy natin yan. Standby lang. Kala ko yung si Makmak. Hindi pala. Kasi asawa ko pala tumawag. Mama kasi, nakapunbok. Tapos yung isa si Makmak. Kaya ano, malapit-lapit na siguro yan eh. Tuloy tayo kung paano mamaniho. Halimbawa may bakante mga kuya mates o sa mga kabady dyan, sa mga grupo ng TDSP, mga body. Kung hindi pa kayo nakahawak ng huo, first time ko lang din humawak ng huo, pero pag driver ka naman, kaya eh. Ang ano pag mamaniho nito, yun na dito sa cambio. Hindi ko na ituturo na kagaya sa iba na diadaan mo na lang sa highway. Alam na natin yun eh. Yung pinapatakbo, oh, Permira low,
segunda lo, tercera lo. Ito na lang kasi baka katargahan ako eh. Ang pirmira nito super bagal. Kaya pag empty ka dito, halos kwarta ng gabi ko na lang kasi sobrang bagal yun mga kuya mix. Yung pagagayain sa mga ano, gagayain doon sa mga isusupuso. No, ah, mga high speed transmission kasi yun eh. Ito pag low, as in low talaga. Kaya pag empty, hindi ka magamit ng pirmira, segunda. Pero pag loaded, gumagamit talaga ako ng ano basta patag. Segunda yung gamit ko, segunda low. Kasi mabagal nga ito, masyadong low nga siya. Segunda low, tapos tercera low, quarta low, quinta low, tapos pitik ng splitter, tapos pag-apak mo ng, ano, ng clutch, pasok mo na yung, pero nakahay na, pasok mo na yung pirmira high. Parang pinakaano niya na. Kinta parang pinakasista na. Matuloy na yun. Tapos, yun, tuloy-tuloy. Gaya pa rin sa iba. Tapos, kasunod na, pag high, pirmira high, segunda high, tercera high, quarta high, quinta high. Matuloy na yun kasi nasa high na eh. Naka-high na yung cambio ha. Pero pag ang driver naka-high, matuloy yun kahit mabagal. Pakiramdam niya, high. What? Joke lang, bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magalit. Joke lang yan para hindi masyado seryoso. Ah, ngayon, ito na tayo ha. Alam na natin yun yung paggamit ng kabyo. Pero hindi na gamitin ng ano yan. Basta pag empty, pag-loading ka lang gagamit ng segunda kasi paggamit yung pirmira, napakabagal. Usad pagong. Kaya nga sa dashboard niya, may nakalagay pagong eh. Ibig sabihin yung logger ba? Doon na, pag loaded, segundahin na basta patag. Pero pag ahon, siyempre pag rumangkada ka, pirmira. Yan ang the best. Basta ang suggest ko dyan sa ano, sa start to na, baka kakargan tayo. Pag loaded, segunda, low, yan, tataas, tercera, kwarta, tapos pag quinta, kung kaya pa ng truck ng magkinta-kinta kung kaya pa talaga yep, pitik ng ano high tapos naka-high na pero nakakinta eh. Sorry, isip kasi ako doon eh nakakinta na kinta pitik ka ng high tapos pirmira high na segunda high tercera high kwarta high kinta pero matuloy na yun. Depende na sa ano yan. Ang sabi nga, pag dahan-dahan ka magmaniyo, matagal ang buhay ng sasakyan. Kasi yung pag ganun-ganun magmaniyo, pag namarino ka, subsob. Pag rumakana, subsob. Ang gear ng pirsado eh, parang minartilyo ba? Pak! Diba? Pag itulak mo ganun, hindi mabali. Pero pag martilyo mo, bigla yung balik siya. Ganun sa ilalim. Pag rakada, bigla. Ganun na yung mga gear, kaya nasisira. Nabubungi, mga kuya mits yung mga gear. Smooth lang, smooth. Kasi yung truck naman natin, cargo truck to eh. Hindi naman to pang karira. Basta yun na naituro ko sa inyo ha. Yung pagtakbo kung paano gamitin yung splitter. Siyempre yung splitter nasa baba. Yan. Kasi umanda na to eh. Nagpahangin tayo. Nagpahangin tayo ngayon. Pag wala pa siya insakto sa hangin, siyempre wala pa siya isa sa is. Nagtutunog siya, narinig mo kanina. Ganon siya ang tunog. Ngayon, umabot na siya ng size. Ito yung ano mga kuya Mitch, ang hangin gauge. Ang size. Pero hindi pa yan tatakbo. Nakamaxi pa. Pag lumagpas na, pwede mo nang ano, papatakbuhin. Pero alanganin, dapat nasa 8 patakbuhin mo. Insaktong hangin yun, the best. Tapos kung nagloko yan siya, ito yung sa langis, ibabaw. Ayusin na natin yan ha, para makita, para ayos ha, baliktad na natin yung camera. Ayan, nakabaliktad na. Ito yung hangin, 0, 3, 6, 9, 12. Siyempre, luwag na luwag pa sa ano, pangit naman yun, pag luwag pa sa 9. Basta, pag lagpas ng size yan, pwede mo nang patakbuhin. Pero sabi ko, ang dabis na, nasa ano, ang dabis yan ay nasa 8 meters kalagitan o mahigit pa.
Tapos yung sa langis, dito yung sa langis. Ito sa langis, oh, pa-zoom natin konti, ha. Yan sa langis, oh. Commander truck natin, bomba ko, ha. Yan, back-back ko siya. Yan, yan yung mga bomba ng langis. Yan. Tapos, ngayon, pag nag-look ko yan, pag ina-adjust yan, dito yun. Ito, ito, ito. Ito, katabi nito. Sana. Ito yung ilaw. Ito yung ina-adjust doon. Ina-adjust yung hinawakan ko yun. Para ma-adjust yung kung nawawala, yung nawala ito, pit-pitin mo lang ito. Yan. Tingnan mo kasi pit-pitin ko magbago. Yan, yan, o. Oh. Pit-pit. Yan, nawala. Kung nawala yan, hindi mo makita ngayon sa hangin, ito, ito yung manual. Yan yung makikita. Yan, tapos pag wala pa siyang hangin, tumutunog yung ting, 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 ting. Tapos yung mga switch dito, ito yung hazard. Hindi mo lang bunod, tagay natin. Pero maya-maya na lang, paliwanag ko lang, ha, kasi ayun, umabanti ng RTG. Ayan, kakarga, magkarga na ang taas, no? Saglitan, ha, saglitan. Tuloy lang natin yung pagkakapisto ako mamaya. Dito tayo sa, ano, sa hangin. Okay. Isturbo yung, ano, isturbo yung tutorial natin doon. Karga, kasi may karga na yung container, yung truck. Dalawang back to back. Kasi ituloy ko muna yung ano, ituloy ko muna yung kanina. Sa tayo sa hangin, ano, sa hangin. Sige, balik natin, ituro ko kasi hindi ko na ito habaan kasi naghintay na yung penalty ko doon sa labas. Ituloy ko yun dito, ha. Yung sabi ko kanina, sa ano, sa ito yung sa hangin. Tapos ito yung sa ano, sa langis, bomba na langis. Yan, oh. Siyempre pag tayong driver, lagi chine-check natin kung nagpapampang langis. Nagpapampa, binubomba niya pa langis. Ito yung sa akin, yan, oh. Insakto ng hangin yan, ganyan. Eh, sa akin, insakto ng hangin yan. Yan, magbabawas na yan, eh. Tapos ito, yung sa baba, ito yung sa AdBlue. Yung para walang usok. Ibig sabihin, marami pa. Simula dito hanggang dito, ibig sabihin marami pa yan, mga kulang ko, higit 3-4 pa, eh. Ang laman niya ng AdBlue ko. Magigit isang container laman yan. Pag wala na yan, basta pag wala na lagyan, kasi yung iba yan, sabi, naghina. Pero sa aking pag-alam yan, ano yan, eh. Nakakadagdag lakas din yan, pero ang pinaka-purpose talaga, eh, walang usok. Kaya yung huo, ang kagandahan pag magmaneho ka ng huo, wala siya, hindi ka kasama sa smoke belching, alam na nila yun, eh. Ito na yung sabi ko, ha, minsan nawawala yan, minsan nawawala, ganun siya, tingnan mo, ha, tiyeng. Ito yung kamay ko, ito yung ilaw, headlight, tapos walang, yan, park light, walang headlight, pag ituloy mo naman yan, yun ang headlight niya. Ito, park light, ito headlight, ulitin ko, ha. Ito yung may headlight. Kaso nga lang pag araw minsan, walang park light yan. Kasi ano lang siya, kaya siya nagka-park light, yung parang pinakaano ng araw sa silaw, sa gabi, sorry. Pag sa gabi siya. Pero pag minsan wala, ito talaga pinaka-park light niya. Tapos pag ituloy mo yan, yan headlight, park light, mayroon na yan. Tapos tinuro ko na sa inyo yung ano, ha, hazard. Ituloy mo natin to. Pero... ito yun, ha, pag nawawala yan, yung wala, nawala yan, diba yan, wala, okay. Pero ito yun katabi, ito yun ina-adjust yan, para makita yan natin, tingnan natin, ha, pipitin ko, ha, anong mayari yan, wala, wala pa, wala, ayan, mayroon na siya. Ngayon kung nawala talaga to, wala ka na makita na sa hangin or yun sa kung bubomba na langis. Ito yung ano, mga kabady o mga kuemits, ito yung manual. Hindi yan nawawala, naka-permis yan. Yan, sa is hanggang 12. Bagay, tayo mga driver, alam na natin yan. Pag hindi tumakbo, alam na, walang hangin. Baka tatawag na si Bakbak.
yung penalty ko. Baka tumawag na yan, mga Kuya Mitch. Hanggang dito lang muna. Kung hindi ka pa naka-subscribe, baka pwede i-subscribe mo naman yung YouTube ko. Kailangan kasi yung ang pag gusto mong mag-YouTube kasi ang kailangan ng YouTube para ma-monetize ka. Kailangan may 1,000 subscriber. Pwede niyo akong tulungan para maging YouTuber na talaga. 129 pa lang subscriber ko. Pero asa din ako sa tulong niyo. Dadami din yan. Para mapanood niyo yung next video, kasi paalis na ako dito. Sa sunod na yun, switch. Ituturo ko yung aircon. Paano yung switch sa aircon. Yung double. Ilaw. Kusina. Tara meron dito. Kusina. Kusina. Tapos yung mga switch. Tsaka iba. Yung mga ilaw. Lahat yan ituturo ko sa next video. Subscribe naman. Hanggang dito na lang. Tawagin ko sa makapag sa alis na doon. Subscribe na lang baka sunod araw. Bukas sa sunod araw yung next video. About sa dito sa loob. Yung sa double deck. Kung paano maging double deck. Yung mga ganyan sa likod ilaw. Subscribe na lang para mapanood nyo sa